Good day mga ka-idol! Update tayo sa doubleheader Sunday ng inyong PBA sa Commissioner's Cup na kung saan naglaban nga sa semifinal matchup ang Phoenix Fuel Master at ang Magnolia Pambansang Manok Templado sa first game. Sa score na 103-85 ay nanalo ang Phoenix Fuel Masters para extend ang kanilang serye. Sa kartada ngayon ng Phoenix Fuel Master na 1 win and 2 losses ay hangad nila sa game 4 sa paparating na Miyerkules na ma-extend muli ang series para maipanalo hanggang sa do or die. Sa score na 103-85, ang naging best player of the game ay si Aji Hasul na kumana ng 17 big points para pangunahan ang ratsada ng Phoenix Fuel Masters na kung saan sa first half nga ay lumamang ng 20 points ang Magnolia pero pagdating at pagsimula ng third quarter ay inuunti-unti nang dumikit ng Phoenix para pag-abot ng fourth quarter ay unti-unti na nakukuha ang kalamangan hanggang malamangan nga ng more than 15 points ng Phoenix Fuel Masters ang Magnolia. Samantala, sa second game naman, naglaban ang SMB kontra sa Barangay Ginebra San Miguel na kung saan sa kanilang game 3 ang score ay 94-91 at nanalo nga ang SMB at official na ngang papasok sa finals ang SMB at official na rin na eliminated ang Barangay Ginebra San Miguel. Sa pangunguna ni Jericho Cruz na siya rin naging best player of the game ay kumana ito ng 17 big points. Samantala, 5 player ng SMB ang nasa double figure. Ito ay sina Boatwright na 26 points, Lassiter 14 points, CG Perez 11 points, Fajardo 11 points. Samantala, sa Barangay Ginebra San Miguel, 6 na player ang nasa double figure pero hindi pa rin kinaya ng San Miguel runner ng Barangay Ginebra. Ang San Miguel kaya naman ay official nang pupunta daw sa Boracay ang Barangay Ginebra San Miguel. Pero ayon nga mismo kay Coach Tim Kun, maghahanda sila sa susunod na konferensya para nang sa ganon ay mapapakataob nila ang SMB at makakatapat at makakapagsabayan. Samantala, matapos nga ma-eliminate ng Barangay Ginebra San Miguel, tinitingnan na ngayon ang posibilidad na hindi na pababalikin pa ng Barangay Ginebra San Miguel si Tony Bishop. Bagkos, maghahanap na ito ng bagong import para sa Commissioner's Cup sa susunod na taon. At isa nga sa mga kinukonsidera magiging import ng Barangay Ginebra San Miguel ang dating NBA player na si Dwight Howard. Ayon nga mismo kay Dwight Howard, ang kanyang original na height ay 6'9 kung walang sapatos. Kung mayroong sapatos naman ay 6'10. Kaya naman, baka isang posibilidad na pagkuha ng Barangay Ginebra kay Dwight Howard ay makagabalik muli ang Barangay Ginebra sa finals at makakuha ng kampyonato para sa Commissioner's Cup. Pero iilan lang ito sa mga posibilidad ng Barangay Ginebra San Miguel. Tinitingnan din ng Barangay Ginebra San Miguel ang posibilidad na pagbabalik ni Justin Brownlee sa kanilang lineup. Matapos nga ang insidente sa Asian Games na kung saan nakitaan ng substance si Justin Brownlee ay tinitingnan na ang posibilidad na baka hindi na patawan ito ng parusa ng PIBA at pabalikin na dahil hanggang ngayon ay wala pang nilalabas na parusa para kay Justin Brownlee at maraki rin ang posibilidad na hindi na talaga pa mabibigyan ng tsansa si Tony Bishop na magbalik sa Barangay Ginebra. Pero sa ibang kupunan, malaki rin ang posibilidad na kunin si Tony Bishop. Kaya naman, iilan lang ito sa mga ekspekulasyon ng mga fans at ng mga sports writer na kung paano babawi muli ang Barangay Ginebra San Miguel sa mga susunod na konferensya. Samantala, isa pang ulat, matapos nga ang kanyang magandang performance sa strong group na si Kevin Kiambao or ang player na si Kevin Kiambao ay marami na ngayon ang mga scout na interesado itong makita at makasama sa kanilang mga kupunan. Isa na nga ang UAE or United Arab Emirates sa mga interesadong bansa or kupunan na posibleng kumuha sa kanya.
Dahil sa ganda ng kanyang pinapakita, inoperan ito ng naturalization. At malaki ang posibilidad na malaki daw ang ibibigay na halaga nito. At ayon nga sa ating insider, 56 million pesos ang inooper. Pero hindi pa siniwalat kung ilang taon ang nasabing kontrata na inooper sa kanya para maglaro para sa UAE. At isa pa sa posibilidad na ang pag-iimbita ng isa sa mga sikat na NBA team na New York Knicks kay Kevin Kiambao, na kung saan paglalaroin daw sa paparating na Summer League. Isa itong special na offer para kay Kevin Kiambao dahil kung maganda ang kanyang ipapakita at magbibigyan siya ng minuto sa Summer League ay maraming kupunan ang magkaka-interes sa kanya at malaki ang posibilidad na siya ang magiging kauna-unahan Pilipino na makakapaglaro sa NBA. Pero meron din interesado sa kanya na kupunan ngayon sa PBA kung hindi man ito magtagumpay outside or overseas. Isa sa mga kupunan na interesadong kumuha sa kanya ay ang Barangay Ginebra, San Miguel. Kaya aabangan natin kung makukuha ba ito ng Barangay Ginebra, San Miguel or mamamayag pag ito international. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga followers at subscribers kay Sir Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa, Cavite, Kagawad Kat sa Kinudukusin ng Hagonoy, Bulacan, Ronald Bersubidad, Dennis Lagdaan, John David Gulapa, Ronald Gato, Criston Mariscal, Rafael Braña at si Mr. Julius Roche. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko. Pakilike, pakipalo, pakishare. Ganun din po sa YouTube channel ko. Hanggang sa muling pintuhan, maraming maraming salamat po.